Ang susunod na programa ay rated PG. Ito ay nangangailangan ng patnubay at gabay ng magulang para sa mga batang manunood. Abot langit ang paghihinagpis ni Diyosa dahil wala na ang pinakamamahal niyang asawa na si Cromwell, kaya nang gagalaiti siya ngayon sa mag-inang Lynette at Analyn. Sinisisi ni Diyosa si Lynette dahil buhay pa sana ngayon ang asawa niya kung hindi nito hinarang ang sarili niya para mailigtas ang buhay ni Lynette laban sa holdupper. Galit na galit rin si Diyosa kay Analyn dahil hindi siya ang nag-opera sa ninong niya at hinayaan pa si Zoe na kalaban nila na mag-opera sa ninong Cromwell niya. Kaya naniniwala si Diyosa na namatay si Cromwell dahil hindi ginawa ang lahat ni Zoe na mailigtas si Cromwell dahil kalaban nito lahat ng kumakampi kay Analyn. Ang hindi alam ni Diyosa, nalungkot rin si Zoe dahil si Cromwell ang una niyang pasyente na namatay sa kamay niya, kaya lang pinagpustahan pa rin niya ang buhay nito. Kaya gulong-gulo ang isip ni Diyosa dahil nag-iisa na lang siya ngayon sapagkat pakiramdam niya kaaway niya si Lynette at Analyn dahil sila ang dahilan kaya namatay si Cromwell. Kaya papasok sa isip ni Diyosa na wakasan na lang ang buhay niya. Total, wala na si Cromwell na tanging nagmamahal sa kanya at nagbibigay kasiyahan sa buhay niya. Ito na lang ang naisip na paraan ni Diyosa para hindi na niya mamiss pa si Cromwell dahil susundan niya ito sa kabilang buhay para wala ng lungkot at bighati. Mawawala na rin kaya si Diyosa dahil susundan niya si Cromwell sa kabilang buhay? Ano na kaya ang nangyari sa cellphone ni Doc RJ na nasa poder ni Cromwell? Abangan!